Magandang araw, Pilipinas! Kasama ang mga Agila Troopers, aming ihatid ang mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 10th Infantry Agila Division, Philippine Army. Ako po, si Jaira Saldana. Tutok na sa Agila News Network! Sa mga headlines, Major General Nulas Comimpid, umupo na bilang bagong Commander 10ID. Chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sumuko na sa gobyerno. Peace Covenant signing para sa halalan sa Digo City, Davao del Sur, isinagawa. At Medical and Dental Outreach Program, inilunsad ng kasundaluhan ng 10 Altered Raptor Brigade at 89IB. Formal nang umupo bilang bagong commander ng 10th Infantry Aguila Division, si Major General Nulas Comimpid. Tututukan naman ni General Mempin ang pagpapalakas sa counter-insurgency efforts ng Aguila Division ngayong papalapit na ang deadline ng Pangulo sa pagsugpo ng insurensiya sa bansa. Si Aguila Trooper Louie Angchay sa detalye. The command symbol represents the dynamism of the military organization. Pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. ang change of command ceremony para sa bagong talaga na commander ng 10th Infantry Aguila Division na si Major General Nulasco A. Mempin noong ika-22 ng Pebrero. Nakasentro sa adhikain at kampanya ni Major General Mempin ang pagsugpo sa insurhensiya sa 10ID Area of Responsibility, gayong 4 na buwan na lamang ang natitira bago bababa sa pwesto ang kasalukuyang Commander-in-Chief. Sa datos ng Aguila Division, sa ilalim ng panunungkulan ni former 10ID Commander, Lieutenant General Ernesto C. Torres Jr., ay nakapagtala ang 10ID ng 113 high-value individuals at halos 400 CTG members na na-neutralize. Mahigit 200 na nagbalik loob sa gobyerno. Mahigit 300 na mga armas at pampasabog ang na-recover at na-dispose. Pagkatukoy sa mga kuta ng kalaban at marami pang iba. Na isang hamon para sa bagong King Aguila na maipagpatuloy ang mga nakamit na tagumpay ng Aguila Division. To all commanders present, let us focus on our goal. I want you to aggressively locate all the enemy formations, make use of all our intelligence, technological advancement to gather information about the enemy, destroy, apply the lethal combat power during encounters, dislocate. As you deploy your forces, ensure that to obtain positional advantage against the enemy and disintegrate, disrupt the enemy's command and control system and the great ability to conduct operations or tactical offensives and isolate the right them of any chance or access to regroup or emerge in nearby provinces. Likewise, continue to bank on the support of and active participation of our stakeholders to prevent recruitment and emergence through preventing and countering radicalization and violent extremism innovations. Our convergence of efforts, particularly with the National Task Force LCAP, have proven effective as manifested by the numerous accomplishments of the command and mass surrender of CTG members. Strengthen your wide area operations and continue whatever programs you have started in your respective areas of responsibility, which you deem effective, and share your best practice with other units. Among all elements of success, good governance addresses most of the root problems of insurgency. Let us therefore promote transparency and sense of accountability to the people of Southern Mindanao. Ayon kay Lieutenant General Browner Jr., ginagawa ng hukbong katihan ng Pilipinas ang lahat para masugpo ang komunistang teroristang CPP-NPA at maging ang mga local terrorist group. Kaya ipinagkakatiwala niya sa balikat ng bagong Commander 10ID ang responsibilidad na gawing insurgency-free ang nasasakupan ng Aguila Division. As we end the term of the President, in less than 5 months, we have a little more than 4 months to go. We have to have that sense of urgency. Kasi nga po, ang sinabi ng ating Pangulo is that by the end of his term, we have to end the local communist armed conflict. Hindi lang po yung ating, local communist armed conflict, but even the local terrorists.
operating in the southern portion of Mindanao. Every day, halos makikita ko may encounter sa area ng 5th Infantry Division, encounter sa 2nd Infantry Division, 8th Infantry Division, 4th Infantry Division, 6th Infantry Division, 10th Infantry Division, 11th Infantry Division. No? Napakarami encounters, even 3rd Infantry Division. Halos araw-araw. And this is a very good manifestation of that dedication that we in the Armed Forces of the Philippines have given the President in order for us to be able to accomplish that seemingly impossible task. Kayang-kaya po natin. Kayang-kaya natin gawin. And so, I would like to challenge Noli Mempin as the new commander of the 3rd Infantry Division. Malapit na po tayo sa ating finish line. Malapit na. Kumbaga, kung sa aming physical fitness test, we are in the last 100 meters of our race. And usually, during the last 100 meters of the race, ang ginagawa po namin, nagda-dash na kami. We sprint to the finish line. And that is what I would like the 10th Infantry Division under General Mempin to do. Makikipagtulungan naman ang 10ID sa PNP counterpart nito at sa mga stakeholders para masigurong ligtas at matiwasay ang paparating na local at national elections ngayong buwan ng Mayo. Si Major General Mempin ay mula sa Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990. Bago ito naging Commander 10ID, ay nagsilbi siya bilang AFB Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations. Itinalaga rin na 10ID Assistant Division Commander, naging Brigade Commander ng 10 Outer Brigade at maging Acting Commander ng Task Force Davao. Pinalitan niya si Lieutenant General Torres Jr. na ngayon Commander Northern Luzon Command. Yui Ang Chai para sa Aguila News Network. Nagbalik-loob na sa gobyerno ang dating Regional Secretary General ng Organisasyong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na pinakikilos ng teroristang grupong CPP-NPA. Si Agla Trooper Jun Albert Kimot sa detalye. Matagal na panahon nang nagtatago ang dating miyembro ng Kilusang Mambubukid ng Pilipinas o KMP na si Amancio Carmelo mula sa teroristang grupo sa kadahilan ng pagtraidor sa kanya ng nasabing grupo. Si Amancio ay nanungkulan sa KMP bilang chairman ng regional committee at dahil sa kanyang potensyal na manghikayat at mag-organisa, naihalal siya sa mataas na posisyon bilang Secretary General ng KMP. Dito na siya pinagplanuang patayin ng kanyang mga kasama upang agawin ang posisyon na ibinigay sa kanya. 16 na taon siyang nagtatago dahil sa pagbabantang ito. Siya ay hindi sumuko sa ating kasundaluan at kapulisan noon dahil sa paniniwalang paparusahan at kalaunay papatayin ng mga kinauukulan. Nang ipinasa ang Executive Order 70 ng pamahalaan, isang deradicalization ang inilunsad ng 72nd Infantry Battalion para sa mga dating miyembro ng teroristang grupo na sumuko sa ating pamahalaan. Isa sa kalahok ng deradicalization ang kapatid ni Amancio Carmelo na si Saling Carmelo na siyang humikayat sa kanyang kapatid na sumuko at magbalik loob na sa gobyerno. Ito na rin ay dahil sa nakita at nadamang malasakit at pagmamahal ng ating pamahalaan sa mga sumukong miyembro ng teroristang grupo at napatunayan niya na isang malaking kasinungalingan at kabaliktaran ang ideolohiyang tumatak sa kanilang isipan mula sa teroristang grupo. Amo na akong ihawag sa ilay, pahibalo, nga ayaw na magtuwa na. Tapos ang pagbungkag sa ginatawag nga gobyerno ko nung nga dunot nga islan sa sosyalismo kanus apa na dugay na nga gihulat-hulat na to ang kadaugan pero kanunay lang maingon nga aw hapit na patas-patas na kay gamiton ka ako napulaan gihapon to hala sige rally dialog negosasyon oh tapos sige tius pamumba pang sunog. Oh.
Ngayon nga patas-patas. Kanos apa man na. Pero di ay, ginapakusog ang rally para batikuson ang gobyerno, batikuson ang mga kapitalista para mudako de ang ilang income. Sa pakikipagtulungan ni Saling Carmelo sa 72nd Infantry Battalion, agad naman tinungo ng mga personahe ng nasabing batalyon si Amancio Carmelo upang matulungan at mabigyan ng pangunahing assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Arakan. Mula sa bayan ng Arakan, lalawigan ng Cotabato, Junalbert Inquimot para sa Aguila News Network. Matagumpay na isinagawa ang peace covenant signing for 2022 election sa Digo City, Davao del Sur na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kandidato. Si Aguila Trooper Jeff Asan sa detalye. Commission ng election, together with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, tayo po ay nagkakaisa sa paghihikayat sa ating mga kandidato to pledge or mangako to promise na panatilihing malinis, payapa at patas ang ating eleksyon. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga kasundaluhan at kapulisan maging ang mga kandidato ng 2022 local election sa probinsya ng Davao del Sur ay nagkaisa upang magtagumpay na maisagawa ang interfaith prayer at peace covenant signing noong ikalawa ng Pebrero taong 2022 na ginanap sa Fatima Center, Digo City. Ang aktibidad na ito ay naglalayong bigyang halaga na mapayapa at maayos na pagsasagawa ng 2022 Philippine National Election and Local Election na magaganap sa 9 ng Mayo taong 2022. This interfaith prayer rally and peace covenant signing is a very important process of our democratic process. The people of Davao del Sur demands no less than a peaceful election only. This event serves as a reminder for our candidates that we all have a common goal, which is to serve the people of Davao del Sur. We know that passion tends to run high during campaign period, but let us all be reminded that behind these names and these ballot numbers, that they are all just people with just aspirations. The COMELEC, together with the help of our AFP and the PNP, aims to have honest, orderly, and peaceful elections. And I am devoting my office to achieve this goal. If there are any complaints regarding our duties as provincial supervisor, for any complaints regarding our election officers, then our office is open to find a solution. I am saying this because I want to ensure a free and transparent election for the people of Davao del Sur. The Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, and the Commission on Election, together with our post-ballot initiated and united as one, guarding and guaranteeing that this peaceful election will happen. Ayon sa panayam ng Battalion Commander sa 39th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Isra Balagte, ang 39th IB ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kapulisan ng Davao del Sur at Commission on Election upang masigurado ang ligtas at patas na eleksyon. I hope that this activity will serve as a guiding light, as a reminder, and as a lighthouse na kung nakapag-isip tayo ng masama sa ating kapokandidato, sa mga supporters natin, let's go back to this event. This is my hope and my wish so that in that way, you can help us, you can help everybody to come up with a safe and peaceful election. Ang National and Local Election 2022 ay isa sa pinaka-importanteng aktibidad ng ating bansa na nagbibigay karapatan sa bawat Pilipino na pumili ng pinuno kung sa gayon ang peace covenant signing ay naisagawa upang maipahayag na ang bawat Pilipino ay magtutulungan upang maisagawa ng mapayapa, ligtas at patas ang darating na eleksyon. Mula dito sa lungsod ng Digos, lalawigan ng Davao del Sur, Jeff Asan para sa Aguila News Network. Nabigyan ng libreng pailaw ang mga residente ng Special Barangay Singapore, Anitapan Mabini, Davao de Oro. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro at ng ating mga kasundaluhan. Nanguna din sila sa pagpapaunlak sa mga residente ng simpleng film viewing. Si Aguila Trooper Ferdy Calang sa detalye.
Isa sa mga pangangailangan ng mga residente ng Special Barangay Singapore, Anitapan, Mabini, Davao de Oro ay ang ilaw para sa kanilang mga tahanan at batid ito ng kanilang punong barangay na si Mauricio Paikan. Dini sa Special Barangay Singapore, pagabot na po diriya, pitig niyong disura diriya, walay tarong nga kasada, mga murian, nagyanan sa katong sa kaskabayo. Kunya, pitig po naghanap to siya mga ribidig po sa aking kasuhigan. Kunya, sa nagabot na ang kuhan, tropa sa Tintini Taimi, o gitabanga po niya sa atong lokal nga panggano, labi na dito sa province. Ang amo kang itit sa una, karon na himbalik ang kahayag tungod sa tropa sa Team TTIP nga hintabang doon sa Special Barangay Singapore. Dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, katuwang ang mga kasundaluhan ng 28IB, gumaan ang pamumuhay ng mga residente at naipaabot ang mga programang inilatag sa ilalim ng Executive Order No. 70 o Whole of the Nation Approach. Ako po ang naatasan ng aking commanding officer na si First Lieutenant Gerald M. Kanyada upang tulungan sila na mapaabot ang kanilang pangailangan sa lokal na pamahalaan na mabilis naman na inaksyonan ng Mayor Office ng Municipality of Mabini upang mapaabot sa opisina ng probinsya ng Davao de Oro at doon na nga na isakatuparan ang libreng pailaw para sa mga residente ng Special Barangay ng Singapore. Bilang pasasalamat sa pagkakaisa ng ating mga mamamayan para sa kapayapaan, ay nagsagawa ang ating mga kasundaluhan ng simpleng film viewing para sa mga residente sa nasabing barangay. Ako kay nagpikto sir kay malipag yung mga tao ni kay bikan sa 28IB na kiusap po ng mga tao diri ah. Kapasalamat ni karon sa itong panggamanan kay ang panggamanan karon ang diri sa Singapore gi atubanggil sa itong panggobyerno na ma-kuan ang katawahan kay diri na yung mga isulisod sa mga pagpagusod sa mga produkto. Ang pagkakaisa para sa mapayapang komunidad ay nagbunga ng maraming proyekto gaya ng paralan, patubig, kalsada at paglalagay ng kurente upang magkailaw ang kanilang mga tahanan. Mula dito sa Special Barangay Singapore, Barangay Anitapan, Bayan ng Mabini, Lalawigan ng Davao de Oro, Ferdy Kalang para sa Agila News Network. Maraming residente sa Barangay Kinamayan at Barangay San Jose parehong sakop ng Santo Tomas, Davao del Norte ang nakabenepisyo mula sa dalawang araw ng Medical at Dental Outreach Program mula Operation Blessing Foundation Philippines, mga kasundaluhan ng 103rd Forward Support Medical Platoon at 89th Infantry Makatao Battalion. Si Agla Trooper Jessica Servidad sa detalye. Matagumpay na iniraos ang Medical Outreach Program sa Santo Tomas, probinsya ng Davao del Norte na pinangunahan ng Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, 103rd Forward Support Medical Platoon at 89th Infantry Makatao Battalion. Malaki ang pasasalamat ng mga residenteng nakatanggap ng tulong medikal mula sa mga nasabing ahensya at organisasyon. Ako kay may pasalamat nga akong anak natuli na pinagi sa ato ang LGU sa Santo Tomas sa Operation Blessing o sa 89IV. Daghang kayong salamat. Ayos ka, ayos yan. Ilang gihimo kay daghan silag natabangan. Daghan po nga na ilahang naservisyuhan. Ug unta pa ilaha pang extend sa iba sa ibang nga barangay nga ilang himoon ing ani gihapon. 577 na individual ang natulungan ng grupo mula sa libreng medical, dental at eye check-up. Nagbigay rin ang grupo ng reading eyeglasses sa mga nangangailangan nito. Bunot ng ngipin at operation tuli. May mga libreng gamot rin silang ipinamahagi. Sa pahayag ng Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated, hindi lamang pisikal na tulong ang kanilang binibigay, kundi nagbabahagi din sila ng salita ng Diyos para sa espiritual na kalusugan. So we share the gospel when we do the medical missions because we believe that the physical treatment would only be temporary, but the word of God will be something that will last and that will be able to minister to the beneficiaries. Indeed, we are very thankful no sa Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated sa pag-spearhead ng medical at dental outreach program dito sa Barangay Kinamayan at saka sa Barangay San Jose, both of Santo Tomas, Davao del Norte. Also sa LGU ng Santo Tomas, we are very thankful at sa 10 Outreach Brigade sa kanilang medical platoon for assisting the activities
No, this will help a lot sa campaign natin para ma-deliver natin yung mga basic services na kinakailangan ng residente dito sa mga areas natin, especially sa mga IT communities. Kahit sa panahon ng pandemya, patuloy pa rin ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng mga pribadong sektor upang makatulong sa mga mamamayan. Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Jessica Servidad para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa aktibidad ng DeltaID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaflash sa inyong streets. Aguila News Network, mga balita mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!